Hello Madlang Signers! Welcome back to my channel. Sa pagpapatuloy ng ating sign language lesson, I will teach you again the 50 basic action words. Kasi diba last time ay tinurungan ko kayo ng 50. So this time naman is another 50 ulit para hindi kayo ma-confuse or malito sa mga words na itinuturo ko sa inyo. Kaya naman, let's do this! At kung ikaw ay bago pa lamang po sa aking channel, please don't forget to like and subscribe. Tapos pindutin mo na rin yung bell button dyan sa gilid para mas mabilis ka ma-notify sa mga latest videos na i-upload ko para lamang sa inyo. Kaya naman, simulan natin to. Our first word is smile. So ang tip na maibibigay ko sa inyo is kapag nagsasign na kayo ng action words, di ba, kailangan natin with facial expression. Kasi nga, kapag mga deaf na ang kinakausap natin, mas mauunawaan ka nila kapag may facial expression yung mga isinasign mo. Okay, our first word is smile. Ayan. Okay, our next word is stop. Ayan. So yung tumigil ka. Ganon, di ba? So our next word is study. So mag-aral, nakaganto lang po ang inyong isang kamay, tapos ito naman, kasi ganto nyo lang, study. Ayan, so okay, our next word is support. So ayan, naka-letter S po yung aking isang kamay, kasi ito din naka-letter S, lagay mo lang po sa ilalim. From baba, iaangat mo lang siya, support. Okay, our next word is assist. Ayan. So, alimbawa, meron kang mabigat na binubuhat, pwede ka magpatulong dun sa, kunwari, may mga deaf dyan sa gilid. Tapos pwede ka magpatulong, hey, can you please assist me? Diba? Sa ganyan, or magpapatulong ka, magpapa-assist ka. Ayan na, okay. Naka-letter A po, tapos nandito sa baba yung isa, assist. Okay, our next word is swim. Yung usual sign yung swim. O kaya yung swim na ganyan. Okay, our next word is taker. So, naka-letter K ka lang po, naka-ganyan. Okay, patong mo lang siya. Yan, tapos ikot mo lang. Okay, take care. Ah, diba? Okay, our next word is teach. O, ayun na nga. Naka-ganto ka lang po. Teach. Or, teach. Pag binabamos to na ganito, is ito ay magiging teacher. Kasi kapag may ganito na, yun ay referring sa person. Nagre-refer po yun sa person. Teach or teacher. Okay, our next word is think. Okay, our next word is touch. Nakaganto lang po yung isang palm nyo, nakaganyan, nakababa. Tapos itong middle finger, touch. Okay, our next word is try. Okay, ganito po yan na, nakadalawang yung dalawang kamay ninyo, naka-letter T. Tapos iganto nyo lang po pa ilalim. Try. Okay? Try. Okay, our next word is attempt. Para lang din siyang try, pero letter A. Diba? Actually kasi, maraming mga magkakaibang words, pero halos pare-pareho lang din sila ng sign. Parang different words, but same sign. So, okay? Naka-letter A, tapos baganan po. Attempt. Okay, our next word is use. Use or utilize, pare-pareho lang din po sila ng sign. Nakaganto po, nakaganyan, naka-letter U. Use. Okay, our next word is visit. Naka-letter V ka po, kaganyan. Tapos ilagay mo lang siya sa iyong mga mata. Mga mata, yan, kasi ganyan o. Visit. Ayan. Okay, our next word is wait. Ito, pwede kang mag-sign na ganito, yung wait. Or pwede ka mag-sign na ganyan ng wait. Or pwede din naman na ganito yung wait. Diba? Okay, wait. Kaya yung mga nagsasabi na, oh, please wait for me, I'm on my way. Nako, huwag kayong maasa sa ganon. Hindi pa pag sinasabi na on the way na ako. Nako, kababangon pa lamang sa kama. Okay, our next word is wake up. Ayan lang yung sinasabi ko, diba? Pag may usapan kayo, nasaan ka na? Sabihin, I'm on my way. Nako, papunta, hindi pa yan papunta. Hindi pa yan naliligo, kagigising pa lamang yan. Okay, this is how we sign the word wake up. Ayan po. Sige, ito mo lang. Ayan, wake up. Okay, our next word is want. Ganito lang kung inyong palad. Want. Want. Okay, our next word is wash. Ayan, ito ay yung wash na pertaining sa clothes. Yung wash na maglalaba ka ng damit. So, ganito po yun, wash. Okay. Kasi merong dalawang sign ng wash.
yung isang wash na ganito ay pertaining sa damit, wash. Yung isang wash naman po is yung maghuhugas ka, wash. Maghuhugas ka ng plato, ng mga utensils, yan. Wash. Okay. Our next word is watch. Okay? Naka-W ka po, tapos ganito mo lang dito sa iyong mata, watch. Okay. Our next word is whisper. Okay? Our next word is work. Meron pong dalawang sign ng work. May yung isang work is ganito, work. Yung isang work naman is work. Ayan. Okay, our next word is write. Nakaganto lang pong inyong pala, tapos ganto lang kayo sulat. Write. Okay, our next word is graduate. Graduate ka na. Okay, graduate ng ganito, graduate ng ganyan. Nakaganto pong inyong pala, tapos naka letter G. Tapos ikot nyo lang po dito. Graduate. Graduate. Okay, our next word is finish. Ganto lang, naka letter F ka lang po, tapos finish. Finish. Okay. Next word is put. P, yung P, letter P, letter U, letter P. Okay. Put. Naka-letter P ka lang po, tapos iganda mo lang. Put. Okay. Put. Our next word is serve. Nakadalawang kamay ka lang. Nakaganto ang inyong palad. Ganyan. Tapos, serve. Okay. Our next word is continue. Ayan, continue, keep going. Ayan, ganito po yung sign nyo na continue. Okay, our next word is run. Parang nakabaril ka, ganyan. Okay, run. Ayan, run. Run. Or sprint, pareho lang din po yung sign nyo na sprint. Okay, our next word is walk. Ayan. So yung iba kasi usual sign ng walk nila is gumaganon sila, di ba? So ito po yung proper sign ng walk. Diba? Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Okay. Our next word is hurry. Halimbawa, sinabi mo dun sa kapatid mo, eh, tibuho, kabilisan mo na, nagmamadali ako. Ayan, ito po, naka-letter H yan, tapos pa ganyan, hurry. Okay, our next word is take. Okay, ganito nyo lang po. Kunwari po, meron kayong kukunin na isang bagay, take. Okay, our next word is hold. Yan. Hold. Next word is keep. Naka-letter K kayo, yung dalawang kamay nyo. Ayan, letter K ito, tapos naka-letter K din yung isa, tapos iganto mo lang siya, dito ipato. Keep. Okay, our next word is send. Kunwari, magsisend ka ng message, magsisend ka doon, yung text message mo, isasend mo, or magsisend ka ng letter. Almost pareho lang din po yun, ng mga sign na yun. Nakaganto lang kayo, oh. Yan. Send. Okay, ulitin po natin. Send. Okay, our next word is copy. Yan, nakaganyan. Copy. 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 Okay, our next word is match. Ito lang po. Ayan. Tapos pagdikitin nyo lang siya. Match. Okay, our next word is disturb. Ayan. Disturb. Diba? Okay, our next word is appoint. Actually, dito sa susunod na word na to, kailangan titigan yung mabuti ha? Kasi almost same sign sila. Okay, ganito po natin isa-sign yung appoint. Kunin, ilalagay doon. Parang, I will appoint you na malagay ka dito. Okay, appoint. Okay, next word is choose. Yung choose kasi is ganito. Choose. Okay, nakita nyo po yung differences ng appoint sa choose. So, yung appoint is appoint, lagay. Yung choose naman is choose. Okay, our next word is change. Ganito po yan, change. Yung iba kasi, ang sinasign nila is parang naka-letter X sila. So, yung iba naman is letter C. Also, okay lang din po yung as long as maiintindihan nga po kayo ng mga deaf na makakausap nyo is wala naman pong magiging problema. Okay, our next word is search. Ganyan, search. Okay, our next word is look. Ito, magkaiba din yung look, see, and watch. Okay, this is how we sign the word look. Look. Okay, next word is see. See. Okay, our next word is excuse. Yan, nakaganto lang po kayo, excuse.
tabi mo, excuse me. Ayan ha. Okay, our next word is control. Ayan, parang naka-letter X ka po, naka-ganyan, tapos nakadikit na ganyan, magkaharap sila din. Control. Okay, our next word is exchange. Naka-letter E ka po, naka-ganyan, tapos dito naka-letter E din, tapos pagpalitin mo lang din siya. Ayan. Okay, ulitin natin, exchange. Kasi, ito yung sa'yo, ito yung sa kaibigan mo, magpapalit sila, exchange. Our next word is trade. Naka-letter T, tapos ganyan, trade. Okay, our next word is, eto na, syempre. Kapag ginawa niya to, ibig sabihin, na-temp siya. Temp. Temp or temptation, ito po yung sign nun. Okay, our next word is steal. Mayroong dalawang sign ng steal. May ganito, steal. Ayan, nagnakaw. O magnanakaw, ayan. Steal. Ayan, steal or steal. O, diba? Dahil sa mga chismosang kapitbahay. Okay! I hope na may natutunan po kayo sa another 50 basic action words na alam ko na magagamit nyo kapag nakikipag-usap na kayo sa mga kaibigan nyo dyang deaf. That's all for today, guys. See you all next time dito lang sa Kurt TV. Bye-bye! Please don't forget to like and subscribe.